Hello YouTube, hello everyone, my name is NinongAce, welcome po to my YouTube channel. In this video, we will do an NFT game review na rin-request ng isa sa mga subscribers natin. The game is World of Defish. Ang nag-request ng review na to si Relax TV. Okay, sabi niya, Ninong, pwede po ba pa-review ng World of Defish? Okay, Sir Relax, ito na po ang World of Defish. Okay, first impression, no? Ang ganda ng drawing ng website nila. So, titingnan pa natin kung paano yung gameplay, ano yung tokens niya, team niya. Iisa-isayin natin yan sa video na to. Before we start, I have to say this, I am not a professional financial advisor. Ako lang po ay nagre-review ng mga NFT games na rin-request ng mga subscribers natin dito sa channel na to. We do advise everyone to do their own research before investing into any NFT game. Hindi po kami shiller, hindi kami fooder, okay? Kami lang po ay real talk lang dito sa channel na to. Please don't forget to like, share, and subscribe sa channel na to at sa video na to para madagdagan pa ng mas maraming honest and real talk reviews sa mga NFT games. Salamat po. So, fish, play, earn, and trade. Go fishing and explore mysterious waters. Compete with other players. Catch your NFT fish and sell it on the marketplace. Okay. So, ang token niya is WOD. Okay. So, meron siyang buy WOD dito sa taas. Down tayo dito. Play to earn fish in different areas of the map and earn WOD. Okay, so ang dami ng fishing games din, no? It's either fishing games or farming games ang mga lumalabas ngayon. Pinakahuling fish game yata na lumabas is Fish Crypto o Crypto Fish. Lalagay ko na lang yung link dyan sa taas. Ginawan ko yun isang beses eh. Okay pa naman so far. So sana ito mukhang mas maganda pa ang graphics ito kung sakali. The amount of earnings depend on the level of the player, the rarity and quality of his equipment. So malamang yung fishing rod to, no? LP farming. So, ito yung mga fish niya. NFT fish. With some chance, players can catch NFT fish that they can use as bait. So, paano kung legendary yung fish mo tapos ginawa mo lang pain, no? Staking for passive percent. Okay, staking. Live in collection. Sell on the marketplace. Okay. Alam nyo, simula late last year, lahat kasi ng taong, well, mga bagong papasok sa NFT games, ang unang inisip nila, maglalaro sila para kumita sila. Wala silang pakialam kung anong itsura ng laro. Wala silang pakialam kung mahirap ba, kada oras ba, isang beses lang sa isang araw, palo-palo. Basta ang inisip lang nila, kailan ako makaka-ROI para makapag-tipi-tipi-tipi na ako. Dito sa game na to, parang sinasabi nilang, laruin nyo, tapos enjoyin nyo, tapos mangolekta na lang kayo ng isda. So down tayo dito guys, NFT zone, NFT areas of maritime, territory can be bought and sold on the marketplace. The owner earn passive income from all the catches that takes place in their territory. So bibilin mo pala, no? So ito yung mga spots, no? 900, 1,000, 5,500, 100. So ito yung pinakamahal siguro nilang fishing spot. The fish box is here. Open the fish boxes to get equipment for fishing. Each box contains 4 items of equipment of random quality. So coming soon guys, abangan natin to. Ako medyo interesado na ako. Ang dami nang nagra-rug pull ngayon, parang gusto mo na lang maghanap ng malalaro mong may enjoy mo, di ba? So parang ito, parang enjoyin mo na lang, mangolekta ka na lang. So down pa tayo dito, no? Valerian, Volgina, Olix, Pilka. Yata alam ko ano mga to, no? Pero malamang mga items to from the box. Item gear rarity, common, uncommon, rare, epic, legendary, tsaka artifact. So working na guys, ha? Working na ang complete game. So malapit na to, Q1 2022. Pagdabas niyan, ranking, tournament, tapos craft system na. Our team. Naka. Ito na naman tayo sa mga carton na to. Okay, si CEO, 306 connections. Nandyan si World of Defish, kinikilala niya. CEO and lead game designer ng World of Defish, okay? Since September last year. So, tingin tayo ng isa pa. 500 plus connections, okay? Isa pang legit. Alam nyo, marami nang naglalabas din na may LinkedIn. Pero ginawa lang yung LinkedIn na yon para lang sa game. So, in short, pwedeng fake din yung LinkedIn account na yun. Lalo na kung cartoon pa yung picture na nandun, di ba? Ito, at least makita natin may 500 connections. At nandyan si World of Defish niya.
tapos may picture pa siya. So, masasabi natin, okay yung LinkedIn na yun. Okay? 219 connections. Ito, si World of Defish. Okay? So, guys, may mga picture naman kayo sa LinkedIn nyo. Yun na lang lagayin nyo dito. Wala namang problema eh. Ang pangit tingnan eh. Naman pa tayo dito, advisors. Ito si Orion Depp. Lagi ko nakikita to. Pero sa totoo lang yung mga games kung nasan siya, minsan hindi ko gusto. Ito, Nguyen. Oh, mga Nguyens dyan. Guys, alam ko maganda tingnan, gumagalaw, di ba? Pero mas gusto namin nakiklik. Kasi gusto namin makita yung partners nyo. Okay? Wala akong oras mag-Google. I-type yung asteroid capital at i-Google para lang makita yung partnership nyo. Sorry guys, ha? Personal opinion ko to. Like I said, this is my way of doing DYOR. So, ang wala sila, YouTube, wala rin silang Facebook, okay? Twitter lang talaga, Discord, LinkedIn, Telegram, Medium. So, gusto sana natin may YouTube, no? Para at least nakikita natin yung gameplay bago tayo mag-invest. Kahit mga AMA session, gusto natin yan sa YouTube, okay? Naka-experience na tayo ng mga reviews na yung mga AMA session nila, lahat nasa YouTube. So, yun yung gusto rin natin makita. Dumadagdag lang yun sa credibility ng game, eh. Kung nakikita nyo yung mga taong, mga devs na nagsasalita sa AMA. So, white paper tayo guys na World of Defish about WOD. Okay, what is WOD? World of Defish Token. Okay, so yun lang gagamitin natin. How do I get WOD? Coins are mined in any area of the map, regardless of the workload of the fishermen in your area in order to start receiving WOD. You just need to select any region on the map to go fishing. You can claim your rewards at any time. How to increase production of WOD? Ito na si TP, no? Upgrading your equipment, upgrading your skills, leveling up, tsaka higher quality equipment with a higher level will allow you to get more WOD. So in short, gastusan mo muna to, pa-level up ka, para mas mataas TP mo ng WOD. Okay? So hindi to parang bomb crypto na kailangan marami kayong heroes, 'di ba? Para mas malaki yung TP nyo. Dito hindi, i-upgrade nyo yung equipment nyo, yung skill nyo, mag-level up kayo at saka mas maganda dapat yung item nyo para mas malaki yung TP nyo. How to get NFT fish? So sa equipment, skill, tsaka consumables, okay? Better equipment and skills increase the chance of getting NFTs. However, the chance of success will not be guaranteed. So, 50-50 rin pala, no? Parang totoong fishing. Walang kasiguraduhan to, guys. Ah. Types of fish, common, uncommon, rare, epic, legendary, tsaka yun na nga, artifact. So, pag nakakuha na kayo ng fish, ano magagawa nyo? Selling your NFT fish on the marketplace or using your fish as a bait, okay? Fishing with bait is more efficient and gives an increased chance of getting better quality and rarity loot. After using the fish as bait, it is removed from the inventory. So, nasa inyo na yan, guys. Discard nyo na yan. Feeling ko, pag nakadoble na kayo, then yung isa, makapwede nyo gamitin as bait. About stacking, beside trading your catch on the marketplace, you can also use stake your fish and receive APY depending on its quality and rarity. So, pwede nyong pag nakakolekta kayo ng magagandang rarity, stake nyo na lang yung mga fish na yon. Dun na lang kayo kumita sa APY, okay? Or, ito yung sinasabi nilang NFT collection. Every month, a new NFT collection will be added to the World of Defish. Each set has a limited supply. So, ito na yung laro na lang, di ba? Collection na lang. Mangolekta na lang kayo ng mga rare fish. At ang sinasabi nilang every month, at least may bagong fish. Kaya nga, palaki ng palaki yung collection nyo ng mga fish, di ba? So, ito yung map and zones. What can I do with my zone? Owner can set an entry fee for fishermen who wish to fish on their property. Players who own the zone can get passive income from the rental price. So, ang unahan dito guys, yung zone. Gusto nyo, mabili yung lupang yun, yung fishing spot. Para yung mga maglalaro,
magbabayad na lang sa inyo ng ano, rental price. Yun na lang ang ibibigay nila sa inyo. So kahit hindi pala kayo mangisda, 'di ba? May magbabayad sa inyo. A total of 10,000 NFT zones will exist in the world of Defish, okay? They differ in size, NFT fish, and WOD production. So again, swertihan na kung sino makakuha diyan sa 10,000 na yan. Equipment, ito rods, reel, line, hook, tsaka float. Okay, kala natin isang buo, no? Isang rod lang, hindi pala. Meron pang reel, line, may hook, may float. Hindi lang yun, guys. Meron pang lures, bite, fish feeders, cargo, optional accessories, or boat at tsaka net. How can I get equipment? You can get equipment by buying it on the marketplace, exchanging it directly with other players. So, pwede pala to, baka magpaisko, no? Kung marami kang fishing rods tsaka mga items, pwede mong directly exchanging it directly with other players. So, sa roadmap, no? Completed and milestone. So, yun na nga lang. Inaantay natin yung complete game. Lumabas. Actually, ako medyo na-excite ako dito. Alam nyo, hinahanap ko na rin yung ganong klaseng game. Yung basta mag-enjoy na lang ako. Pagod na ako ibang crypto, eh. Wala na to si Bob Crypto. Araw-araw ako nag-click dyan. Kada dalawang oras, kliniklik ko yan. Parang gusto ko na lang yung maglalaro lang ako. Okay, sa team nila, sa white paper, ha? Tatlo silang nandito. Kanina, ang dami, di ba? Parang 15 sila sa team. Dito, tatlo lang ang nakalagay. Si Alexi, si Miroslav, tsaka si Sasha. Okay? Pero, kahit papano, may pangalan, may position, tsaka may history. Okay? Tapos, may LinkedIn. Yan ang para sa akin mas tama. Okay? Kasi it just shows more professionalism sa team. Kung ganyan nila i-represent yung white paper, di ba? Ito ako, ito yung position ko, ito yung nagawa ko, ito account ko. So again guys, sa social media nila, Twitter, Telegram, at website lang. Okay, wala silang YouTube, wala silang Facebook, na para sa akin medyo kulang. Okay, kasi nandun yung mga tao eh. Dapat meron din sila doon sa social media accounts nila. So anong tingin ko sa World of Defish? Guys, ako tingin ko susubukan ko. Medyo interesting sa akin yung game, okay? Kumpara sa ibang fishing game na nakita ko, ito medyo parang may mas potential para sa akin. Medyo hindi ko lang gusto yung team kasi nga lahat sila pictures, 'di ba? Pero yung LinkedIn naman nila, nakita natin may 500 connections. So mukha naman talagang legit naman sila. Abangan natin yung box na coming soon, okay? Titingnan natin. Subukan natin bumili, malay mo, isa tayo sa landowner. Yun yung tingin kong mas hinahabol ng lahat. Kasi madadagdagan ng earnings mo kung meron ka nung land na yun na magre-rent lang yung mga fisherman dun sa property mo. Ang isa nga lang din, hindi natin nakita yung gameplay. Okay? Hindi natin nakita paano mo mag-fish, ano ba itsura ng fishing spot, ano ba itsura ng mga fish. Ganun lang ba yun? Card lang ba? Hindi natin alam. Tingin ko lang medyo mas advanced tong fishing game na to kumpara sa ibang mga fishing game na review natin at ibang fishing game na nakalabas na. Halos ngayon lang ako nakakita ng 500 plus na connection na LinkedIn na nandun sa white paper. So, that's a good sign for me. Once again, please don't forget, like, share, and subscribe sa video na to at sa channel na to para makatulong sa atin sa paggawa ng mas marami pang NFT, honest NFT game reviews. Okay? Until next time, my name is Ninong Ace. Thank you very much and see ya!